Muling nagbabalik ang inyong lingkod, Mr. Kwento. Abala si Boss Ramiro sa pag-aasikaso sa isa nilang in-check na customer. Kasalukuyan itong pumipili kung anong magandang camera nga ba ang pwede nitong gamitin para mabuking raw ang panloloko ng asawa. Ayon naman kay Boss Ramiro, hindi raw camera ang kailangan ng in-check, kundi isang mahaba. Upang sa ganoon raw, solve na ang problema nito. Ang in-check pa rin ang nasunod, at hindi tinanggap ang suhesyon ni Ramiro. Boss Ramiro ang tawag sa kanya ng lima niyang mga trabahador. May-ari ng isang repair at electronic shop. Pinakapopular sa lima, itong si Nestor. Paano ba naman kasi, puro palpak lahat ng mga ginagawa, dahilan para mabaon ito ng utang kay Boss Ramiro. Wala pang pamilya si Boss Ramiro, at mas lalong wala ding asawa. Binata pa, kaya nung minsang nagkakasiyahan sila, nagbiro si Boss Ramiro kay Nestor na mawawala daw lahat ng utang nito, kapag ipapaboso daw nito ang misis niya sa kanya. Hindi naman nagustuhan ni Nestor ang birong iyon dahilan para muling buklatin ni Boss Ramiro ang listahan ng mga utang ni Nestor at ipinaalalang hindi raw iyon mawawala sa listahan at mukhang seryoso na yata si Boss Ramiro sa biro niyang iyon. Simple lang naman ang asawa ni Nestor. Probinsya na kaya asahan na magiging mahiyain kapag nasa Maynila. Manicurist na ito at maraming beki ang humahanga sa kanyang kakaibang ganda at hindi raw bagay sa kanya ang ganoong klaseng trabaho. Inaalok tuloy na magtrabaho na lang sa mga club upang alam nyo na. Mariin namang tinanggihan iyon ni Luisa at batid ang pinupuntong trabahong inaalok sa kanya ng bakla. Minsan, ginabi na ng makabalik itong si Nestor at may biro na naman itong si Boss Ramiro sa kanya habang kinakain na nito ang binigay ni Luisa na tanghalian niya sana. Ayon kay Ramiro, sa sobrang tagal raw ni Nestor, ay tinikman na nito ang luto ng misis niya. Kung araw-araw ba naman raw niya matitikman ang luto ng asawa ni Nestor, ay baka araw-araw din raw niyang babawasan ang utang nito. Hindi naman nagustuhan ni Nestor ang timpla ng mga pinagsasabi ni Ramiro dahilan para magalit na ito sa kanyang amo. Pero hindi pa din nagpatinag itong si Boss Ramiro at inulit lang ang biro nito noon na mukhang seryoso na ngayon. Hindi na nawala sa isip ni Nestor ang mga birong iyon ni Boss Ramiro pagka-uwi niya. May pagkakataon din na palinga-linga na siya sa loob ng kanilang banyo at mukhang iniisip kung saan niya maaaring ilagay o ipuesto ang camera kung sakali. Nako Nestor ka, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Malaki talaga kasi ang paghanga ni Boss Ramiro sa asawa ni Nestor. May isa pa nga itong bahay at doon pa pinatira ang mag-asawa o ipinaupa iyon sa kanila. Gustong-gusto na ni Luisa ang umuwi o bumalik na sa probinsya. Pero dahil baon sa utang itong si Nestor sa kanyang Boss Ramiro, nakiusap na lang na babayaran niya muna bago sila babalik. Sumangayon na lang si Luisa at sinabi na lang na tutulong na lang sa pagbabayad. Kaso muli na namang pumalpak itong si Nestor sa kanyang trabaho dahilan para mas lalong lumaki pa ang utang nito kay Boss Ramiro. Dahil sa pangyayaring iyon, isang bagay na nga ang napilitang gawin nitong si Nestor. Batid na batid naman na ni Boss Ramiro ang inaabot na CD ni Nestor pagkatapos ay mabilis na nitong binura ang naunang utang ni Nestor sa kanya. At iyon na nga, halos maligo na sa sariling pawis si Boss Ramiro nang habang pinapanood na niya ang babaeng naliligo na kinahuhumalingan niya ng husto. Samantalang itong si Nestor naman ay kailalim ng mga iniisip at mukhang nakokonsensya sa kanyang ginawa, lalo na sa kanyang asawa. Napansin tuloy ito ni Luisa at mariing tinanong si Nestor ngunit hindi naman inamin ni Nestor ang totoo. Halos araw-araw na kung ito'y panoorin ni Boss Ramiro. Hindi niya ito magawang pagsawaan dahil nga sa sobrang paghanga kay Luisa. May pagkakataon din nga na kaysa mana ng kanyang panaginip dahil nga sa videong iyon na sikreto lamang nila ni Nestor. Isang araw, muling bumalik ang suki nilang in-check at masayang ikinwento kay Boss Ramiro na kairami na raw ng mga naipon nitong ebidensya laban sa misis niya at sa lalaki nito. Ultimo tsaktsukan raw ng mga ito ay palihim na nakukunan na ng kamerang binili nito kay Boss Ramiro. Natanong tuloy ni Boss Ramiro sa in-check na kung bakit hindi pa raw niya ito isinusumiti sa korte para makasuhan na ang kanyang asawa. Ayon naman sa in-check, parang hindi niya raw kayang gawin pa iyon dahil mas nag-e-enjoy na raw siya habang pinapanood ang mga genggengan ng kanyang asawa at sa lalaki nito. Sa katunayan nga, bumalik pala ang in-check para bumili muli ng camera at ang nakakatawa pa roon, limang camera pa ang gusto nitong bilhin para raw makita at mapanood niya lahat ng anggulo, hahaha. Isang araw, rinig na rinig at kitang-kita ni Boss Ramiro kung paano magmakaawa si Luisa sa isang tindera mabili lamang ang panty na nais nito ngunit ayaw naman ng tindera dahil nga sa kulang ang pera ni Luisa.
Si Boss Ramiro na tuloy ang bumili nun para ibigay kay Luisa na mariin namang tinanggihan ng Luisa. Dahil sa pagpupumilit ni Boss Ramiro, tinanggap na lamang iyon ni Luisa at pati ang pagpupumilit ni Boss Ramiro na sumakay sa kanyang motorsiklo upang isabay na sa pag-uwi, ay hindi na rin niya natanggihan pa. Ngunit ang isa sa mga labis na hindi nagustuhan ni Luisa kay Boss Ramiro ay ang klase ng mga paghawak nito sa kanya at ang labis din nitong pagdikit sa kanya. Nagawa naman niyang isumbong iyon kay Nestor subalit baliwala lang naman iyon sa asawa. Natanong tuloy ni Luisa ang asawa kung takat lang ba ito kay Boss Ramiro o sadyang wala lang talaga itong pakialam sa kanya. Hindi naman agad na kay Mick si Nestor sa tanong na iyon at sinabi na lamang na ayaw raw lang niya ng gulo. Dahil sa naputulan ng kuryente sina Luisa, agad nitong pinuntahan si Nestor kaso wala raw ito at inutusan ni Boss Ramiro. Todo iwas naman si Luisa subalit mapilit si Boss Ramiro at nagsabi pang siya na raw ang magbabayad sa kuryente nila basta linisin lang daw nito ang kanyang mga kuko. Hindi na nakatanggi pa si Luisa at pumayag na lang sa alok nito. Dito ay pinuri ni Boss Ramiro si Nestor dahil nakaasawa raw ito ng mabait, masipag, at higit sa lahat raw ay maganda pa. Kung si Boss Ramiro daw ang mabibigyan ng pagkakataon, lahat raw ay gagawin nito, makaasawa lang ng ganoong klase ng babae tulad raw ng kay Luisa. Hanggang isang araw, kusa nang si Boss Ramiro ang nagpunta sa tinitirhan ni na Luisa. Todo iwas pa din si Luisa at nakikipag-ubusan ng lakas kay Ramiro hindi niya lang ito mapapasok. Ngunit nanaig pa din ang lakas ni Ramiro dahilan para tuluyan na itong makapasok. At dito na nga nagmakaawa si Luisa na lumabas na ito at umalis subalit nagmamakaawa din itong si Boss Ramiro na gusto niya lang daw makipag-usap. Dahil sa pagpupumilit, wala nang nagawa pa si Luisa at pati ang mapangahas na pagtukan nito sa kanya, ay hindi na din niya napigilan ang kanyang sarili at dito na nga naganap ang unang pagkakasala ni Luisa, kay Nestor. Pagkatapos ng mga nangyari, humingi naman ng tawad si Ramiro sa ginawa. Umamin na din ito sa tunay niyang nararamdaman kay Luisa. Walang salita ang lumabas sa mga bibig ni Luisa at tahimik lang ito sa mga nangyari. Ngunit itong si Ramiro ay makikitang seryoso sa mga inamin dahil sa mga luhang hindi nito napigilang umagos. At sa pag-uwi ni Ramiro, isang masamang balita agad ang isinalubong sa kanya ni na Nestor, kung saan ay patay na raw ang suki nilang Inchik. Dinali raw ito ng kanyang mismong misis at ng lalaki nito dahil natimbog raw ng mga ito ang mga kamerang itinatago ng Inchik. Kinabahan naman si Boss Ramiro sa balitang iyon at nasabing nanghihinayang na lang sa sinapit ng Inchik. Hanggang sa naulit na nang naulit ang mga tagpong iyon para kina Ramiro at Luisa. Wala nang pagpupumilit na nangyayari, dahil kagustuhan na din iyon ni Luisa. Napansin na din ng mga ibang trabahador na madalas nang ginagabi si Boss Ramiro. Hindi naman iyon nito pinansin bagkos ay masayang nagpabili na lamang ng kanilang iinumin kay Nestor. Pinuri naman ng isa ang maganda at maayos na pagkakalinis ng kuko ni Boss Ramiro dahilan para mag-isip si Nestor na si Luisa ang naglinis nun at mabilis na lamang umuwi at di na sinunod pa ang ipinag-uutos ni Ramiro. Nagsinungaling naman si Luisa at hindi inamin ang totoo kay Nestor. Isang araw, muli na naman sanang bibigyan ni Nestor si Boss Ramiro ng bago sanang video ni Luisa at mariin naman na iyong tinanggihan na ni Ramiro. Nagkainitan pa ang dalawa dahil sa mga salitang nasabi ni Nestor na hindi nagustuhan ni Ramiro. Hindi naman makapalag si Nestor dahil lahat ng kasamahan niya ay kakampi ni Ramiro. Hanggang sa dumating na nga ang isang gabi, kung saan ay naalimpungatan itong si Nestor dahil sa sama ng kanyang panaginip tungkol pa naman din sa kanyang asawa at kay Ramiro. Dito ay makikita niyang wala si Luisa sa kanyang tabi dahilan para magtaka ito at naisip ang hanapin. At dito na nga niya matutuklasan, ang isang lihim, na matagal nang itinatago ng dalawa sa kanya. Sa sobrang galit, hindi niya napigilan ang kanyang sarili para lusubin si Ramiro. Habang nagpapalitan ng suntok ang dalawa, tumakbo si Luisa upang makahingi ng tulong sa mga kasamahan nila. Halos mayanig naman ang kanyang mundo, nang madatnan ang mga ito na abala sa panonood ng kanyang mismong video. Nabulabog niya ang mga ito at gulat na gulat nang siya'y makita. Dahil doon, dinampot niya ang baril ni Ramiro, at dinagtagal, ay isa-isa na niyang pinagpuputukan ang mga ito. Ang isa naman ay nagawa pa siyang saksakin bago niya ito mabaril.
Pagkatapos ay bumalik ito sa kinaroroonan ni Ramiro at Nestor upang isunod naman ang mga ito. Maging sa kanyang asawa ay hindi na rin siya nagdalawang isip pa at tuluyan na din niya itong winakasan. Dahil naman sa saksak na kanyang natamo, maging siya ay hindi na din nakaligtas. At hanggang dito na lamang, ang kwento sa pelikulang ito, na pinamagatang, Palitin, taong 2012. Maraming salamat, at mabuhay ka hanggat gusto mo, kaibigan.